Hey guys, this is Migs of Migs Media TV. Welcome to our Saturday tutorial kung saan meron tayong mga i-upload na video tutorial. Siyempre, every Saturday yan. At siyempre, tuloy pa rin naman yung paggawa ko ng iba't ibang klaseng vlog. Siyempre tayo, alam mo na, nag-e-explore din tayo. Kasi, dyan tayo masaya. Diba? At sa mga estudyante ko nga pala na subscriber, ayun ako, I'm so proud of you. Na-appreciate ko yung pag-sub nyo sa akin kasi biruin nyo, may estudyante pala ako subscriber. Hindi ko alam, nag-message na lang sa akin. So, feeling ko talaga nakakatulong. So, mas gagalingon ko pa and I'm making it sure na marami kayo mapupulot dito sa channel ko. At lalo na yung saka KineMaster na upload ko, maraming estudyante yung nag-message sa akin yun kasi nakuha daw nila ng libre. So, don't worry mga estudyante dyan. May darating tayong bagong version ng KineMaster or KineMaster. Ewan ko ba kung anong pronunciation yan? Comment lang sa baba kung ano talaga. Kasi ako feeling ko KineMaster. Pero mas feel ko sabihin KineMaster. So, meron tayong darating na version 4.12. Abangan nyo lang yan. Yan yung layunin ng ating channel. Yung makatulong, makapagbigay ng libre, application na gusto nila, etc. Siyempre, subscribe na and hit that notification bell na yan so you won't miss anything. So, simulan na natin tong video na to. Siyempre, read my channel intro. Ayan guys, turo na natin. Simulan na natin kung paano natin ginawa yon. Yung mismong nanonood tayo sa isang monitor, nandun tayo. Tapos kukunin natin yung kahit anong bagay na nandoon. Saka mga nanonood kasama ng audience. So, etong special trick na to, madali lang siyang gawin. Importante lang dito is alamin natin kung paano. So, lagi tayo mag-aaral, mag-search, at syempre, importante yung creativity natin. At yan ang ituturo ko sa inyo kung paano ginawa ito para lahat kayo pwede nyo rin gawin sa mga videos ninyo. Yes guys, time to set up our mini studio. Syempre, yan lang ang kaya natin eh. Ayan. Tingnan nyo lang guys ang setup ko para hindi kayo magkamali. Napakasimple lang naman yan. Ngayon naglagay ako ng green screen para sa baba. Ayan, chineck na natin. Ayan na po. Nakita nyo naman po ang setup natin. Ayan po ang para sa first video. At ito naman po ang parang, ito ang para sa ating green screen effects. Ganyan po, medyo may nakaawang po sa likod. At ganyan po. So, isa po to sa dalawa kong kuha. Tatlong kuha, rather. Actually, ini-encourage ko kayong kumuha ng mga 3 times at least. Diba? Para marami kayong pagpipilian gaya nyan. So, first kuha ko is itong may green screen sa likod. Purpose po nyan is para mapalitan ko yung background ko. At ito yung pangalawa kong kuha. Meron pa akong pangatlo pero siguro hindi ko napapakita. Ayan. Yan yung background. So, tingnan nyo lang po yung green screen effects para dito sa object. Ayan, meron tayong base na tatakpan yung kalahati natin. Ayan po. At ang pinili ko po is itong pangalawa. For the reason of, syempre, mas timing siya dun sa ginawa kong first video. Napaka-importante po ang timing dito sa ginagawa natin. So, kayo na pong bahalang mag-gumawa ng timing ninyo, sarili nyo, which is kayang-kaya nyo naman, I believe. So, go. Let's go to KineMaster. Kung wala pa po kayong KineMaster, ay check nyo lang po yung link sa taas. Ayan po. At makukuha nyo po ng libre yan. So, unang-una, gawa po tayo ng 16 by 9. At ipasok po natin yung first video natin, which is ito. Na nakita nyo naman po kung paano yung setup ng camera ko kanina. At ayan po siya. Napakasimple lang po. At ang second video po natin, ay ipapasok po natin dyan mismo sa screen ng ating monitor. Ayan po. Kung makikita nyo po, yan po yung pinakita natin kanina.
Yan po yung pinili natin instead na yung merong screen background. Pwede rin naman yung may screen background. Papalitan po natin yung background ng screen natin dun sa isang video. So, yan. Ang ginawa ko po dyan is crop natin. So, isasakto lang po natin yung image niya sa image dun sa size ng monitor, ng ating monitor. Ayan po. So, green screen. Ayan. Napaka-importante po nitong setup na to, kaya panoorin nyo pong maigi para madali nyo pong makuha. So, after po natin ma-fit sa size ng ating monitor, ay syempre, ayan po, activate the green screen. Meaning to say, tatanggalin po natin yung green screen. At makikita yung background, which is yung first layer of the video. So, ilagay lang po natin dun sa tamang size na naiisip natin. Let's figure it out kung tama na siya. Ayan. Then, crop. Ayan. Enlarge. After ng enlarge, ang ginawa ko po ay crop. Ayan. After po ng cropping, ayan na po. Siyempre, alignment. Kasi kailangan po nating maging maayos sa lahat para maging realistic naman yung video natin. After po niyan, siyempre, kukunin lang po natin yung gusto nating size ng video na yan. So, we do it by cropping. Ayan po, gaya niyan. At napakaganda po ng KineMaster dahil kayang-kaya niya po ito. Although very limited rin po yung kakayanan niya compare doon sa, syempre, pag nag-i-edit tayo sa PC. Yan, syempre karamihan sa atin gumagamit lang ng cellphone, lalo na yung low budget. So, ito po yon, perfect po sa inyo to. So, ayan na po. Na-fit ko na po siya sa ating mini monitor. Ayan, tapos ayusin na lang po natin sa chroma key. Syempre, ayan. Kailangan po yung green, kailangan all black, which is yung base natin. Kailangan black na black siya para mapagdating sa video, actual video, malinis siya. Ayan, tapos yung mga walang green screen, ayan, dito po natin i-adjust sa chrome key. Tingnan nyo lang po, laruin nyo lang po yan dahil madali lang pong makukuha yan. Kayang-kaya nyo po, I'm sure. Ayan na po, almost done. So I think it is fit already. So play po natin. Guys, napaka-importante po rito ang timing ng ating dalawang video pag minerge po natin. Ayan. So sakto sa reaction ko po. Ayan. Then the second reaction. Yun lang po, dun lang po tayo magkakaproblema sa editing. Madali naman po, ulit-ulitin nyo lang po itong turo ko. At wala ako yung magiging problem. And second effect, ayun, kinuha ko na po. So kung nakatulong sa inyo itong video na to at nagustuhan nyo, ay pakibigyan ng like. Mag-comment na po kung meron kayong hindi naintindihan sa baba at sasagutin ko yan. So guys, that's the end of our video. I hope na marami kayong natutunan, marami kayong napulot dito sa video nito, sa video editing natin. Next Saturday, meron ulit tayong i-upload na I'm sure magugustuhan ninyo. Promise, gagalingan ko pa nun. At para bumalik-balik kayo sa panonood sa akin dito. Another video editing tutorial next Saturday. So guys, I'm so happy at nakapagturo ako sa inyo. At kung meron kang natutunan dito sa video na to, please hit like. Mag-comment na rin kayo kung ano pa yung gusto nyong matutunan dyan sa baba. Usap tayo kung anong video editing yung gusto nyong matutunan. Yun, gagawin po natin yan. Siyempre, limited lang yung kakayanan ng ating phone kumpara sa PC. Ako nga gusto ko sa PC kasi unlimited. Pero siyempre marami sa ating mga Pilipino na low budget. Cellphone lang yung ginagamit. So, dito tayo nagtuturo sa cellphone. Using the cellphone. So, usap tayo sa baba. Like, comment, and siyempre, subscribe. This is Migs of Migs Media. Nagsasabing, practice makes everything perfect.
signing off.